Hindi raw madaling tukuyin ang mismo pinagmula ng ligaw na bala. Kaya pila ng PNP sa taong bayan, makipagtulungan at i-report kaagad kung may nalalaman silang nagpaputok ng baril. May live report si June Veneracion. June? Susan, hindi agad pumasok sa isip ni Larry Porfera na may tama na pala siya ng bala. Ang naramdaman lang daw niya nung una ay nag-init ang kanyang likuran. 30 minuto bago magpalit ang taon. Isinugo si Porfera sa Pasay City General Hospital at na-discharge makalipas ng ilang oras. Isa lang si Porfera sa 4 biktima ng ligaw na bala na itala ng PNP sa pagsalubong. Sa 2013, ang mabigat na misyon para sa PNP ang matukoy kung sino ang mga suspect. Lumabas din sa report ng PNP na 19 ang naitalang kaso ng indiscriminate firing sa buong bansa. Kabilang na ito, 18 ang naarestong suspect. Ang tanong ngayon, gano'ng nga ba kahirap na matumbok kung sino at kaninong baril nang galing ang ligaw na bala? Sabi ni Chief Inspector Armin Guerrero, Acting Chief ng Firearms Identification Division ng PNP Crime Lab, sa lahat ng mga ebidensya na kanilang nakuha mula pa sa pagsalubong sa taong 2012, wala pa ni isa ang natukoy kung siya ang pinagmulan ng ligaw na bala. Ito raw ang problema kapag loose firearm ang ginamit dahil anumang ebidensyang makuha ay hindi tutugma sa database ng kanilang Integrated Ballistics Identification System. Ang trajectory ng balang tumama maaaring matukoy, pero kung saan ang general location na nagpapatok ng baril ay mahirap daw malaman para umano itong suntok sa buwan. Sa maraming limitasyon, umaapila lang ang PNP sa taong bayan na makipagtulungan na i-report agad sa kanila kung meron silang makita o marinig na nagpapatok ng baril sa kanilang lugar. Kanina naman, Susan, ay tinanggal na ng QCPD ang mga selyo sa baril ng kanilang mga tauhan. Balik sa Susan. Maraming salamat, June Veneracion.